My life is a party. My home is the club. I party like a rock star. Dance until I run. My life is a party. My home is the club. Ang pagkatalo ng mga mamamaslang. Kamahalan, mas malala ang kondisyon nyo kaysa sa akala namin. Bakit hindi muna kayo magbakasyon para makapagpahinga kayo? Magbakasyon? Saan naman? Maaari kayo magbakasyon sa palasyo ng Onyang. Hindi maaari yun, dahil hindi dapat umalis ang hari sa loob ng palasyo. Kailangan bumuti ang kalusugan ninyo, para na rin yun sa kapakanan ng mamamayan. Sana maintindihan nyo yun, kamahalan. Kung ganun, magbabakasyon na muna ako. Maraming salamat at tinanggap niyo ang aking payo. Alam niyo ba kung bakit andito tayo? Ano ba talaga nangyayari? Nagpasya ang mahal na hari na pumunta ng palasyo ng Onyang para magpahinga. At dahil may sakit pa rin si Lady Choi hanggang ngayon, kaming dalawa ni Lady May nagsasama sa inyo. Palihim ang paglalakbay natin, kaya naman magdamit kayo ng pangkaraniwang kasuotan. Oo. Nakakapagtakang pupunta doon. Patawad, kasalanan ko ito. Kasalanan ko, hindi ako nag-ingat. Nakakatawa namang makita kayo sa loob ng kulungan. Kilala kita. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Sa Diyos? Wala akong kinatatakutan na kahit ano. Isa pa, may mauunang makakita sa Diyos. Anong ibig mo sabihin? Sino tinutukoy mo? Magbabakasyon kami kasama ng hari mo. Pupunta kami sa palasyo ng Onyang. Doon siya magpapahinga habang buhay. Kaya makikita niyo na ang Diyos. Walang iya ka! Halina kayo. Bantayan niyo sila ng mabuti. Masusunod po, amo. Kami lang mahala sa kanya. Kamahal. Sandali. Nasaan nga pala si Jung Humin? Wala siya. Umalis siya ng palasyo kagabi para mag-imbestiga, kamahalan. Ganun ba? Ang sipag talaga ni Jung Humin. Kaya naman maswerte kayo dahil meron kayong magaling na tagapaglingkod, kamahalan. Sige, sumakay na kayo. Handa na ako! Bakit ganun? Hindi pa rin bumabalik si Pinunong Jung Humin. Hindi ba sasama sa atin si Pinunong Surja? Nakita ko pa man din siya kaninang nagsasanay. Sandali lang ah. Saan ka pupunta? Malapit na tayo umalis, Jangguem. Pabalik ako agad. Ha? Papunta ang hari sa Onyang? Hindi ko nabalitaan yun ah. Ha? Ang sabi ni Jung Humin, bantayan daw namin mabuti ang palasyo. Pero wala siya sa palasyo, hindi pa na siya bumabalik. Ha? Sino magbabantay sa hari? Yun na nga ang inaalala ko. Pero kailangan ko nang umalis. Kaya kung pwede, pakisabi na lang kay Pinuno yun pagbalik niya. Oh, sige, ako nang bahala magsabi sa kanya. Sige, aalis na ako. Nandito na ang lahat, kamahalan. Pwede na po tayong umalis. Sandali, nasaan ang mga kaawal? Para makasiguro ang kaligtasan niyo, kumuha ako ng mga magagaling na tagapagbantay. Kaya huwag kayong mag-alala, kamahalan. Ganun ba? Salamat. Kung maayos na ang lahat, pwede na tayong umalis. Masusunod, aalis na tayo, kamahalan. Paano ka ba napasama sa kanila? Matagal ang tagapagbantay ng palasyo ang pamilya namin. At yung tato ang palatandaan. Pero mula ng mamunong bagong dinastiya, nag-aral na lang kami ng mga halamang gamot. Pero binihag nila ang aking ama, kaya wala akong magawa kundi ang sumunod sa kanila. Yung lalaking may takip ang bibig ba ang may pakanaan ng lahat ng to? Hindi. Kung hindi siya, sino? Tagapaglingkod lang siya, pero ang may pakanaan ng lahat ng ito,
ay si Yunok Jong. Si Yunok Jong? Hindi ako makapaniwala. Ano yun? Ha? Bakit? Baka narinig mo yung pagkakamot ko. Galing sa pinto yung tunog. Sinabi ni Jangguem. Jangguem? Bago siya umalis, sinabi niya nag-aalala siyang walang bantay ang hari. Umalis siya? Dahil nagbaka siya ng mahal na hari, sumama ang ilang batang tagapaglingkod. Gusto mo bang sabihan ko ang mga tagabantay na sundan ng hari? Wala na tayong oras para doon. Sa tingin ko, nahulog tayong lahat sa patibong nila. Anong ibig mong sabihin? Bakit naman? Totoo ba yan? Shhh! Pero paano yan? Anong gagawin natin? Nasabi ko naman kay Pinunong Surujang, pero mag-isip pa rin tayo ng paraan para makatakas.
ang dinaraanan natin, papunta ba ito sa Onyang? Naisip kong mas mabuti kung magpahinga muna tayo ngayong gabi sa bahay bakasyonan ko. Inaalala kong baka mapagod ng gusto ang hari kapag naglakbay siya ng malayo. Tama ang sinabi mo. Nakakapagtaka naman, hindi itong daan papunta sa palasyo ng Onyang. Sigurado ka? Ilang beses na kasi ako nakapunta sa palasyo ng Onyang, kaya alam ko na ang daan. Doon tayo dapat dumaan. Kung susunod sa atin si Pinuno Surujang, hindi na tayo makikita doon sa Onyang. Paano na yun? Alam ko na, ano kaya kung mag-iwan tayo ng mga tanda? Tanda? Maganda yung nasa isip mo. Kung mag-iwan tayo ng mga palatandaan sa daan, madali na lang nila tayo masusundan noon. Saan tayo dadaan? Sa kaliwa. Kaliwa? O sige, halika na. Sandali lang. Laso, yan ay... Palatandaan yan. Palatandaan? Hindi sila papunta sa Onyang. Pero bakit naman? May mga kawal na nagbabantay sa palasyo ng Onyang. Kaya naman parang walang makakita sa gagawin niya. Papaslangin ni Yunok Jong ang hari ng palihim. Kaya dinala niya ang hari sa ibang lugar. Sigurado si Jangguem yun. Ang talino niya talaga. Bilisan natin. Hintay niya ako! Pasok na kayo para makapagpahinga. Maganda ang tuluyang ito. Mabuti naman at nagustuhan niyo, kamahalan. Pero mas maganda sana kung nandito si Jung Humin. Babalik siya pagkatapos niyang mahuli ang mga mamamaslang. Ha? Huh? Sandali lang. Paano mo naman alaman ang tungkol sa bagay na yun? Saan mo yung nakuha? Alam mo ba na kaming dalawa lang ni Jung Humin ang may alam noon? Nabalitaan ko lang yun. Pero imposible namang sinabi yun ni Jung Humin sa iba. Kasi... Kahit bata ka palang matalino ka na. Ang lakas naman ng loob mong kausapin na mahal hari ng ganyan. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Kung walang may pakanaan ng lahat. Muntik nang maging malaking pagkakamali ang nangyari. Po? Muntik na nilang paalisin ang magaling na tagapagluto na kagaya mo. Mabuti na lang at hindi natuloy dahil masasayang na ang husay mo. Yunoko? Mahirap magtrabaho sa kusina ng palasyo. Pero magandang oportunidad ito para sa mga katulad mo. Kaya ipagpatuloy mo lang yan. Opo, Yunoko! Pagkatapos kong pumili ng bagong hari, ako na ang magiging pinakamakapangyarihan sa buong kaharian ng Choson. Taposin niyo silang lahat. Sandali, ako naman ang gusto nung paslangin, hindi ba? Kaya pakawalan nyo na silang lahat. Kamahalan. Bakit yung ginagawa ang bagay na to, Yunoko Jong? Hindi ako makakapain, basta nyo na lang gawin ang gusto nyo. Ang tapang mong bata ka. Dalhin nyo siya dito ngayon din. Jung Humin! Pinuno! Pinuno! Patawad mo na huli kami. Kami nang bahala sa inyo. Jung Humin!
Kumusta ang pakiramdam mo? Maayos na ba? Opo. Ama,
Kumusta ang hari? Nainom niya na ang panlunas, kaya gagaling na siya. Mabuti naman. Tapos na rin kitang bigyan ng panlunas, kaya mawawala na ang lason. Nang dahil sa akin, nahihirapan ka ngayon. Wala yun, Ama. Ayos ka lang ba? Oo. Dahil sa'yo, nagawa naming talunin ng mga mamamaslang. Nandito ako ngayon para ipaabot sa'yo ang pasasalamat ng mahal na hari. Hindi ako karapat-dapat para doon, nang dahil sa akin nagdusa tuloy ang mahal na hari. Sa kabila ng pagliligtas mo sa buhay ng hari, hindi namin mapapalampas ang kasalanan mo. Mapaparusahan ka pa rin dahil sa ginawa mo. Oo, naiintindihan ko. Ihanda mo ang sarili mo. Oo. Pagdating namin doon, sinalubong ka